Hi everyone! Welcome back sa aking channel. And ngayon, nandito ako sa aking bahay na isa sa pinakamasarap. Masarap? Isa sa pinakamasarap ko. One of the best na nakilala ko sa buong buhay ko. Ate Mariel! Yay! Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got you for both love. You get to fly with me. So, Ate Mariel, nakilala ko siya since 2010. Co-workers ko siya. Then, nagiging best friend at nagiging ate, big ate. Big brother, di ba? May big brother. So, may big ate. So, yeah, it's Ate Mariel. So, today is mag-uusapan namin is about our friendship since ano na kaming yon. So, 10, yeah. 11, 12. Next year. So, we are going to have a Q&A. So, random questions. So, my first question to Ate Maria is, when was the time na yung parang ayaw mo sa akin? Ako may remember ako isa. So, sana, hoping na yun yung masabi mo. Isa lang yung maalo ko. Isa lang yung remember ko na ayaw niya. Sinabi niya sa akin, ayoko talaga yung ganito. Sabi, tama kami ng iniisip. I don't remember, pero I think there's few. Many. Few, many? Ako nakilala ko si Ate Mariel sa pagiging matutuo niya. Yun talaga yung isa sa nagustuhan ko sa kanya. Aside sa all the people around me is so plastic, si Ate Mariel yung real. Isa sa real na nakilala ko. Like what? Si Ate Mariel, isa sa pinaka ano niya, isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya is kahit masakit sa iyo, sasabihin niya talaga. Masakit sa iyo, sabihin talaga niya. Diba? Yun yung pagiging totoo na kahit gaano kahirap basta totoo, sabihin mo talaga. Pero di rin naman kasi sa lahat ng oras o kahit sa any random friends mo, pwede mo siyang sabihin. Dahil kasi si Percy is younger than me, kaya mas madali kong masasabi ang mga gusto kong i-correct or any advice or any kind. Oo, okay. Kasi pag ano no, pag matanda sa'yo, parang ano ka, ay lang. Yeah. Pero, depende din kung ilang taon na kayo magkakilala or kung confident ka talaga sa gusto mong sabihin sa tao. Kung sa their friend or holy or anything. Ngayon ko lang na-realize. ganun pala. So, dapat minimize yung ano mo. Pag-ikutungo mo, it depends on paano kayo, how long. Yeah, how long, tapos kung appropriate ba na dapat sabihin sa tao ang gusto mo sabihin sa kanya. When was the time na parang naaawa? May time ba na naaawa ka for me? Like, no. Feeling ko nagkakaibigan tayo dahil may awa factor? May awa factor kasi nga, diba pareho kami ng sakit ni mama? Mother niya. Di naman. Hindi naman sa dahil naging kinaibigan kita kasi same history mo. Actually, di ko rin naman kasi alam kung bakit naging kaibigan kita. Kasi magkasama tayo sa office. Tsaka, you're younger than me. At first, di naman tayo ganun ka-close. Parang, nangyari lang siya. Tapos na-discover lang natin na may mga mas naging close tayo nung may nangyari kasi. Mas doon ko na ano sa mas doon ko kasi Percy kasi yung person na kahit din kasi ako din naman ako ganun kamachika. Parang kung magkasama tayo, hindi okay. Magkaibigan tayo. Pero, di naman din kita
binabackstab ko yung mga tulad-tulad niyan. Akin kung kasama kita, comfortable ako sa iyo. Tsaka, parang, I can be myself. Tsaka, ikaw lang talaga, nakakapagpagawa ng mga bagay. Pagay na tinataguan mo. Na, hindi ko kaya kilabas. Hindi ko kaya. Kung ako lang. At wala nung nag... Hey, kaya mo naman, pero self-confident. Ay, parang hindi mo kailangan. Ay, ito lang. Hindi mo i-showy. Katulad nung nagsayaw tayo. Hindi siya. Christmas. Pero sumasayaw naman siya. Sumasayaw siya. Kung nakainom. Pang KTV bar lang. Pang room, ano lang. Gathering lang. Pero... Sumasayaw siya kumakanta, pero hindi nilalabas. Malalabas lang yan. Kung makainom lang. Tsaka ikaw lang nakakapagpagawa sa akin ng mga bagay-bagay na nga... na... Hindi ko alam. Talo po. Yeah. Tsaka, anyways, mas doon tayo naging close sa pinaka-turning point ng buhay ko. Which is, I don't have to elaborate kasi alam mo. Tsaka, kasi yung time na yon, I need somebody to be with me. Kasi alam ko na kahit 'di ba nung time na 'yun di tayo masyado nang uusap. Pero gusto ko yung company mo kasi hindi ka matanong. Hindi ka talaga matanong. Parang tinitimpla mo pa kung ano mga dapat tanungin, dapat ba talaga tanungin? 'Di ba? That's what I love about you. Yay. Yeah. Papa yung dapat i-question. Kahit di tayo textmates. Kasi kasi di talaga ako mahilig makipag-text. Ayoko rin yung nagte-text lang kasi para mag... Oh, eto na lang gusto. Ayaw yung ayaw mo talaga na ginagawa ko. Posting my pictures. Mga past pictures. Mga stolen shots. Kasi guys, sa Messenger lang talaga niya sinisend. Hindi talaga siya nag-post sa account niya sa my... or sa page niya. Pero sa Messenger, pag sinisend niya, good morning! Ganyan sa akin. Tapos ipopost niya sa page na sa... So, nakasagayan niya na siguradihin niya lang na maganda yung sinasend niya sa akin. Para pag-post, okay, yung kinalabasan. Yeah. Anyway, Ate Marlene. Well, thank you kasi pinanlakan niya yung aking interview ngayon sa aking channel. And abangan niyo po si Ate Marlene sa susunod pang mga kabanata sa aking channel. Again, comment down below kung gusto niyo mag-advise sa akin. Kasi ano siya, more on, marami na siyang pinagdaanan sa buhay. So, hindi naman sa marami. Baka wag na pareho kayo ng pinagdaanan. So, pwede siyang makapag-advise. So, ano yung i-advise mo sa akin na sa friend? Or, even though it's not a friend out there, na ano yung ingatan sa friendship? Ba? Galing ko madami. The secret, isa yun. Ang secret keeper. Tsaka ano? Kung ano yung, feeling ko, ito, sa akin to ha, kung ano yung sa inyo lang, dapat hindi lalabas sa kabila. Diba ka? Yes. Tawag mo dyan back, ano yun? Backstab. Ayaw ko nung ganun. Pero lagi ko naman sinasabi na, wag mong gawin ang ayaw mong gustong mangyari sa'yo. So, sa akin, hindi ko yung ginagawa. Kaya, siguro ako nagustuhan ng marami. Or, baka, chinichismis kita, pero sabi kong super si talaga. Umiyos na naman yung picture ko. Nakakasawa, lagi na lang ako tinatag. O, hindi na ako nagtatag ngayon. Hindi na ako nagtatag. Lesson learned na talaga yun dati na. Never tag. Never tag. Kung walang consent. Tags yung iba dati. Pag hindi naman related, huwag mo nang itatag, diba? At saka ano, parang... Private ano sila. Private. Tsaka piliin ang mga dapat i-post. Baka kasi di alam ng mga ibang tao or ano. Alam mo. So, yon. So, isa sa ano, again guys, the positive side or the isa sa pinaka nagustuhan kay Ate Yeng is the pagiging practical niya sa buhay or pagiging, kung ano yung ano niya, kung ano yung totoo sa kanya, feeling niya totoo sa kanya, is yun yung sasabihin. Again, magkaiba naman tayo ng prinsipyo or pananaw sa buhay. So, ang ano nilang, respect each other opinion. So that's all for today's video. Thank you so much and again, see you all again sa next vlog sa aking channel. God bless everyone! Bye! Thank you!